ikaw ng kumpanya. Pagmamahal? Kalokohan yan. At isa pa, huli na ang lahat. Kung aatras ka pa sa kasal, hindi mo na yun magagawa. Huh? Alam mo ba kung ilan na ang pag-aari kong shares na meron ng kumpanya? Pwedeng-pwede na ako makipagsanib sa ibang shareholders. Kung gugustuhin ko mang mapatalsik sa pagiging CEO ang daddy mo. Malakas ang boses ko. I'm sure narinig mo ako mabuti. I'm warning you. Kapag pinapatuloy mong paglaro, anong anak ko? Aagawin ko ang KP Group sa pamilya mo! Gusto mo bang makita mo wala ang kumpanya pinaghirapan ng daddy mo? Ganun ba ang gusto mo? Ma'am, please lang. Kaya nga ganun na lang ang pagsandal ng daddy mo kay Theo eh. Pwes ngayon, alam mo na. Itigil mo na ang kalokohan mo. Ikakasal kayo ni Theo kagaya ng napag-usapan. Ma'am, sandali. Nakikiusap ako labas dito yung pagpapakasal namin. Hindi naman ako kailangan ni Theo para lang maging successful siya sa kumpanyang to. Hindi sapat yun. Hindi siya tumanggi sa ibang offer. At nilaan ang buhay niya sa'yo. Pati na rin sa daddy mo. Kung kontento na siya sa kalagayan niya. Kaya ikaw, niwag mong tatangkain na maliitin ang anak ko. At lalong-lalo na ako! Mahal na mahal, nakaatras ka? Sige, abangan na lang natin kung anong mangyayari kapag umatras ka sa kasal. Ma'am, sandali! Ano ba? Sandali lang, please! Nakausap ako sa inyo! Pakinggan mo! Yung masabi ko, tawagin mo ako na maayos. Alalahanin mo magiging biyanan mo na ako. Kaya matuto kang gumalang! Wala kang kamodo-modo. Iniisip mo siguro ang love conquers all. Pero alam mo, pagdating sa tunay na buhay, hindi yun laging totoo. Minsan, ang pagmamahal, nakakapanakit din yun ng ibang tao. Hindi ko gusto na makitang nasasaktan ka.